On today's episode, damayan natin ang mga pagsubok ng ating mga magsasaka. Rice production industry, susunod na. Huwag sasayangin. Aralin ang dinadanas ng bigas bago maging kanin. Isang taon, isang milyon. Sama na sa lakbay-palay ng PhilRice. Labanan ng bilis. Dapat sikmura nila ay malinis. Rock Dove and Excellence's OptiWorm. This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Rice production is one of the major agricultural industry in the country. Ano nga ba ang kalagayan ngayon ng industriya? According to studies done by PhilRice, in 2013, nakapag-produce ang Pilipinas ng 18 toneladang palay mula sa mahigit na 4.5 milyong hektarya ng lupa. Ito pong 2013, nahagi po natin ang pinakamataas na harvest ng palay sa buong Pilipinas ever since nang ang mga Pilipino matutong magtanim. 18.44 million metric tons po. Ito po yung pinakamataas na palay yield sa buong Pilipinas. Buhat po nang tayo ay matutong magtanim ng palay. Kung tutuusin, mas malaki ang production rate natin sa ibang rice-producing countries tulad ng Thailand at Vietnam. Pero tumaas din ang populasyon ng Pilipinas at ang pagkonsumo natin ng bigas. Ang Thailand, mas mababa kaysa sa atin. Kasi mas mababa yung kanilang produksyon kada ektarya. Sa kabilang banda, yung populasyon nila mas kakaunti kaysa sa atin. Dahil sa lumalaking populasyon ng Pilipinas, lumalaki rin ang pangangailangan natin at hindi nagiging sapat ang supply na napoproduce. So kung hindi kasya, doon dumarating yung pangangailangan ng pamahalaan natin na kumuha o umangkat ng bigas galing sa ibang bansa. Ang importation ng bigas ay mas pinangangabahan pang tataas sa paparating na ASEAN Economic Integration. Sa ngayon po, dahil maganda ang presyo ng palay sa merkado, ay maraming mga magsasaka ang gustong-gustong mag-produce ng palay. Pero may mga problemang kakaharapin tayo, katulad sa susunod na taon, 2015, yung tinatawag na ASEAN Economic Integration, kung saan malaya nang makakapasok yung mga goods and services. Kapag nagkaroon ng oversupply ng bigas, maaring bumaba ang presyo para makahikayat ng consumers. So sa ganung pangyayari, kung masyadong mababa yung presyong kalakaran sa mula sa bansa nila, 35% lang yung ipapatong mo doon, ang tendency talaga is bababa nga yung presyo ng bigas natin. So actually, ang importasyon ay sagot para bumaba ang presyo ng bigas. Kaya lang, nagiging problema siya kung sa pagbaba ng presyo ng bigas, bababa din ang presyo ng palay at ang income o yung kita ng ating mga magsasaka ay sobra nang liliit at wala na silang ibang mapagkukuhanan ng ikabubuhay. This is now the major challenge for the Philippine government to protect the rice industry of the country and the players within. Isa po ito sa ating tinatanaw na yung pong palay o palay production o kaya yung pong bigas, isa po ito sa hinihingi po namin na extension. Kaya po kami patuloy na nakikipag-usap sa WTO, nakikipag-negotiate sa mga bansang interesado para po patuloy na magkaroon ng quantitative restriction. O hindi po pwedeng pumasok basta-basta sa ating bansa yung pong bigas na manggagaling sa kaibayong dagat. Isa sa mga malaking pagsubok sa industriya ay ang good dissemination of information when it comes to new technologies in farming. Karamihan po ng mga farmers ngayon ay kulang po talaga sa kaalaman sa pagsasaka. By experience na lang po siguro ang ginagamit nila. Tulungan nila yung magsasaka, yung lalong-lalong yung mga hindi pa marunong magsaka. As of now, government support is mainly focused on encouraging farmers to seek additional means of income and to maximize new technologies available to them. Sa ngayon, iniisip ng PhilRice kung paano magkakaroon ng makaka-develop ng mga teknolohiya tsaka yung tinatawag na enterprise system para gamitin yung teknolohiya na ito sa komunidad
para magkaroon ng dagdag na nakita. The programs of the government will not be successful kung hindi rin makikipagtulungan ang mga farmers. Ngayon, kung hindi lang magiging close-minded ang isang magsasaka, bubuksan nila yung kanilang isipan at susubukan nila yung mga makabagong pamamaraan, siguro mas magiging maganda yung kanilang produksyon. Mapapataas sila yung kanilang hani. Bilang mga consumers, malaki rin ang ating responsibilidad upang mapaunlad ang industriya. Tulad ng hindi pagsasayang ng bigas at kanin at pagkain ng alternative staple food sa rice. Huwag magsayang o ng especially ng bigas o kanin. Yung nasasayang nating kanin ay umaabot ng 300,000 tonelada. Kumain ng iba pa ring mga staple foods. Sa atin naman pong mga kababayan na kumukonsumo ng bigas, masyado kayo nakangiti pagka unlimited rice. Pero minsan po, dapat po ay kakibat po nito yung pong responsibilidad natin na mag-consume po tayo ng tama. The rice industry is facing a lot of challenges at ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad. Pero kung tulong-tulong, sigurado maganda ang sikat ng industriyang ito. This portion was brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling!